Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwentuhan. So, isa sa mga games natin sa araw na ito ay ang Milwaukee Bucks laban sa Brooklyn Nets. Ang dalawang team na ito ang nagbigay sa atin ng one of the best playoff series in recent history noong nakaraang playoffs kung saan umabot pa nga ito sa Game 7. At patungo sa game na ito ay hawak ng Milwaukee Bucks ng number 2 seed sa East at hawak naman ng Brooklyn Nets ng number 8 seed. At dahil dyan, ang game na ito ay hindi malabo na posibleng preview o patikim ito ng posibleng first round matchup sa East. Simula ng game ay magandang depensa ang pinapakita ng Brooklyn Nets. Mainit din ang shooting ni Curry at tila ba wala itong injury na iniinda. Si Giannis ay talagang halimaw nga sa opensa at depensa. Ngunit napakagandang playmaking nga ang pinapakita ni Kevin Durant. Agad siyang nagtala ng 7 points at 5 assists. End of first quarter, 7-point lead para sa Brooklyn Nets. Tinapos nga nila ang quarter na ito sa isang 11-2 run. Sa second quarter naman ay umabot na sa double digits ang lamang ng Nets sa pangunguna ni Kyrie Irving. Ganun pa man, hindi talaga mapigilan ng depensa si Giannis at kahit tatlong tao na ang tumatalon ay pinoposter niya lang ito. Natapos ang first half sa score na 60-56, 4-point lead para sa Brooklyn Nets, 7 points, 7 assists, 5 rebounds si KD, at 20 points, 5 rebounds, 3 assists naman si Giannis sa first 2 quarters. Ang third quarter ay naging pisikal. Patuloy pa din ang pagiging dominante ni Giannis at Kyrie Irving at nanatiling dikit ng quarter na ito. Sa last quarter naman ay nagmumukhang playoffs ang atmosphere ng game mga kaibigan. Talagang mahigpit ang depensa ng dalawang team. Malaking kawalan sa Bucks ang pagkakapatalsik kay Middleton sa last 5 minutes dahil sa isang hard foul. Nagpapalitan sila ng pundos hanggang sa mga huling minuto. Ngunit sa huli nga ay napashoot ni Giannis ang game tying 3-pointer upang umabot ang game na ito sa overtime. Grabing run nga ang ginawa ng Bucks mga kaibigan. Ang overtime ay naging labanan ng free throw. Sa huli ay naipasok ni Giannis sa mga clutch free throws upang makuha ng Bucks ang panalo sa dikit na score na 120-119. Si Giannis ay gumawa ng 44 points, 14 rebounds at 6 assists on 67% shooting sa field. 19 points, 8 assists, 6 steals din si Drew Holiday. Sa Nets naman ay 26 points, 7 rebounds, 11 assists si KD at 25 points naman si Kyrie Irving. Kakaiba nga mga kaibigan ng game na ito. Parang playoffs na kanina. Sa game na ito ay opisyal na din na nahigitan ni Giannis si Kareem Abdul-Jabbar sa all-time scoring list ng Milwaukee Bucks. Ang Bucks ay mananatili na hawak ang number 2 spot sa East, habang ang Nets naman ay babagsak sa 9th seed. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!